Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsai supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Tinder, Luz Paul, Charlene Gumansing, kay Gerald Anyobo, sa buong Marsai family, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na kay Idol Arvin Ayanosi, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na tinitiis ang hirap para sa kani-kanilang mga pamilya. Mabuhay po kayo mga idol. Pakisupport na din at pakisubscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakarang kwento sa Market TV at sa Dikatakutan Stories. Pati na rin ang YouTube channel ng aking kapatid ang Palatandaan. Nang maramdaman nila Tatay Dadoy at Tata Fernando na magagapi na nila ang mga kalaban, agad na ginamit ng mga ito ang orasyon na pangkitil. Ignacia ang sigaw nitong si Nanay Purita dahil nakita nitong nakadilat na ang mata ng matanda at hindi na huminga. Napasigaw itong si Nanay Purita habang hawak si Nanay Ignacia, at pagkatapos mabilis itong tumakbo papunta sa bahay ni Inko Isidro. Fernando, magbabayad ka! Ang sigaw ni Nanay Purita. Agad naman na sumigaw si Tansyo. Huwag, Nay Purita, baka mapahama ka! Pero parang walang naririnig ang matanda dahil sa galit nito nang makitang napatay nila Tatay Dadoy, ang kasama at ang pinsan niya na si Nanay Ignacia. Usal ng mga orasyon itong barangan. At pagkatapos, biglang may tatlong anino na may hawak na mga karet ang nakasunod sa kanya. Agad na pumasok sa bahay itong si Lino at sinabi kay Tatay Dadoy at Tata Fernando na papasugod na si Nanay Purita. Agad na lumabas ng kwarto ang dalawang albularyo, ang bilin ni Tatay Dadoy kay Inko Isidro. Isidro, matatalo na natin ang mga kalaban. Huwag mong hayaan na mamatay ang mga nakasinding kandila sa altar. Dala-dala nito si Tata Fernando ang isang supot na itim nang palabas na sila ng bahay. Kita na nila ang matandang si Nanay Purita tumatakbo papunta sa kanila. Agad na nag-uusan itong si Tata Fernando ng mga orasyon. At ilang sandali, may lumabas na mga insekto sa hawak nitong supot na kulay itim at isang anino ng tiyablo. Mamatay ka, Fernando! Ang sigaw pa rin nitong si Nanay Purita habang nakaturo na ang kamay nito kay Tata Fernando. Pero bigla itong napatigil sa pagtakbo nang may isang anino ang biglang nakasakal sa kanyang liig. Napaluhod ang mambabarang at naghahabol ng hininga. Napabuka ang bibig nito. Ang tatlong anino na kasama ng mambabarang, mabilis na inatake ang mga ito nila Jesse at Bugat. Habang si Tatay Dadoy, pilit niyang inaaninag ang isa pang kasama ni Nanay Puring. Alam niyang natalo na nila ang isa sa mga ito. Pero may natira pa. May mga iniusal-usal na orasyon si Tatay Dadoy. At makalipas ang ilang minuto, nasipat na niya itong si Tansyo. Habang itong si Nanay Purita, tanging panaguhi nito ang maririnig dahil lahat ng mga insekto na lumabas galing sa supot na hawak ni Tata Fernando, pumasok lahat ang mga ito sa bibig ng barangan. At kahit na ano pang orasyon ang gagawin nitong si Nanay Purita, hindi na ito uubra pa kay Tata Fernando. Dahan-dahan na lumapit si Tata Fernando kay Nanay Purita. Sa pagkakataong yun, unti-unti na itong natumba sa lupa. Sabi ng albularyo, "Walang kasalanan ng anak ko. Bakit nyo ito isinali? Pagbayaran mo ngayon ang ginawa ninyo kay Susana." Napadilat na lang ang mga mata
ni Nanay Purita habang nakatitig kay Tata Fernando. Natalo na din nila Jesse at Bugat ang mga alagang anino ng matanda. Sa isang kumpas sa kamay ni Tata Fernando, agad na tinagpas ng aninong Diablo ang liig ni Nanay Purita. Walang sugat sa katawan o sa liig ng barangan, pero agad itong nawala ng buhay. Habang itong si Tanso, nang makita na natalo na ang kanyang dalawang kasama, mabilis na itong tumakbong papalayo. Agad din na nag-uusal ito ng mga orasyon na pangbulag. Pero huli na, dahil naunahan na ito ni Tatay Dadoy. Nakaharang na ito sa barangan. Napatigil sa pagtakbo itong si Tanso nang makita si Tatay Dadoy. At kilala niya ito. "Ikaw si Dadoy. Ikaw si Dadoy, di ba? Paalisin mo na ako. Maawa ka." Ang pagmamakaawa nitong si Tanso. Ang sagot naman ni Tatay Dadoy, na hawak na ang sinturon. "Malaki ang ginawa niyong kasalanan kay Fernando. Wala ako sa lugar para magpasya." Nang makalapit na si Tatay Dadoy, agad na may kinuhang punyal itong si Tanso at isang supot na punong-puno ng mga lason. Pagkatapos, isinabo niya ito sa harapan ni Tatay Dadoy habang mabilis na nag-uusal ng mga orasyon. Napaatras si Tatay Dadoy at napapikit. Ito na ang pagkakataon nitong si Tanso. Mabilis itong umatake kay Tatay Dadoy gamit ang dalang punyal. Pero gulat na gulat ang mambabarang dahil agad na nahawakan ng albularyo ang kanyang kamay at pinilipit na ito. Napaluhod itong si Tanso at namimilipit sa sakit. At sa isang hampas ni Tatay Dadoy sa hawak na sinturon, lalong napasigaw na ito at namimilipit sa sakit. "Gumamit ka pa ng lason. Mahina na ang lakas mo. Hindi na yan uubra sa akin." May kinuha agad ang albularyo na isang bunga at agad na ninunguya ito. Isa itong mabisang panlaban sa laso na ginawa ni Tanso. Ilang sandali, dumating na si Tata Fernando. "Dadoy, ito na siguro si Tanso." Lalong nagmamakaawa ito nang makita si Tata Fernando. "Walang kapatawaran ang ginawa ninyong pagpatay sa aking anak," ang sabi nitong si Tata Fernando at mabilis na hinawakan ang magkabilang sentido ni Tanso. Lalong napahiyaw ito at parang hinihigop ang lahat ng mga kakayahan ng barangan sa supot na dala ni Tata Fernando. At pagkatapos, nag-uusal na naman ito ng mga orasyon. Nagsilabasa na naman ang mga insekto galing sa supot na hawak nito at pumasok ang lahat ng mga insekto sa bibig ni Tanso. Hanggang sa nangingisay na ito at namatay. Tumalikod na lang si Tatay Dadoy. Kahit alam niyang malaki ang kasalanan ng mga taong ito, hindi pa rin tama na patayin nila ang mga barangan. Pero wala na siyang magagawa. Hindi niya hawak ang pag-iisip ni Tata Fernando. At naintindihan niya ang nararamdaman ito. Nakatingin lang itong si Tata Fernando sa papalayong si Tatay Dadoy. Anas na matanda. "Patawa, Dadoy. Kailangan na gawin ko ito." Makalipas ang ilang sandali, may mga iniusal-usal pa na mga orasyon itong si Tata Fernando. Ito ang mga orasyon ng Diablo. At makalipas lamang ang ilang minuto, may lumabas na mga Diablo na nakasakay ng karwahe at agad na dinala ang mga katawan ng tatlong barangan sa mundo ng kawalan. Kinabukasan, nagpaalam na sina Tatay Dadoy, Tata Fernando, kay Inko Isidro. Nagpapasalamat din ang mga ito sa tulong na ginawa ng albularyo. Ang plano nitong si Tata Fernando, uuwi na ito
ng Samar kasama ang dalawang pamangkin na mga antinggero. Tapos na ang kanilang misyon dito sa isla ng Sikior. Malaki din ang ipinagpasalamat ito kay Tatay Dadoy. Habang doon sa Barangay Balulang, malaking palaisipan ang bigla ang pagkawala ni Tansyo at ng dalawang kasama nito sa bahay. Ang pamangkin nitong si Tansyo, hindi din ito alam kung saan nagpunta ang mga ito. Ang hindi alam ng lahat, katapusan na ng tatlong barangan at ikinulong na ang mga espiritu ng mga ito doon sa mundo ng kawalan.